The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Oi! Monday morning, alas 7:33 po ang ating tumpak na oras ngayon. Kami po ay working from home at ako po ay lubos na nagpapasalamat. Ano ho, tayo pinakaka-broadcast sa ating pong tahanan. Bagamat ang concern ko dito dahil ang aking mga katuwang dito ay may mga iba pang trabaho sa buhay nila at sila po'y tumutulong sa akin. Kaya thank you very much po. And hopefully po by tomorrow, nasa studio na ako. Yun lang. Sana nasa studio na tayo pareho. Na-miss na kita makita ng personal baby. At iba pa rin talaga, no? Pagkita natin ang isa't isa. Oo naman. Tsaka talagang iba ang dating mo kapag in person. Mas lalo ako. Eto ho, Brad Jeff Eliscopides. Thank you very much po. Good morning and how are you doing, Brad Jeff? Good morning. Good morning, Ted and Cha. Good morning. Cha, of course. Sa mga ating mga taga-subaybay, yun. You sound better. You sound better, yeah. Brad Jeff. Praise God. Amen. Amen. Yeah. Oo. Papasalamat ako sa mga nagpaabot ng dasal para sa ating kagalingan. So, galing. Prayer really works, Ted. Oo. At saka nakatulog ka ng mahaba-haba, no? Nakapagpahinga ka mabuti. Yun naman ang hinahanap ng katawan, eh. Kapag tirangkaso, pahinga at hintay lang din po yung pagtalab ng mga gamot. Maliban po, siyempre, sa gamot ng panalangin. Okay, so Brad Jeff, amen. Go ahead. We're listening. Go ahead. Oh, nga, Ted. Ang dami rin nanonood sa atin ngayon. Batiin ko lang muna, no? Happy viewing kala Elsa at Odon Vicente. Nanonood po sila. And of course, yung aking tropa dyan sa Zamboanga City, si Ryan at si Shara San Luis. Thank you for tuning in. Ted, again, salamat po sa mga nagdasal. Konting ubo na lang siguro yung plema na tira. But I'm just gonna share, Ted, what kept me hopeful. Itong tatlong, three truths about our Lord Jesus Christ. Itong tatlong, katibayan ng kanyang pagmamahal. Share ko lang po. Baka makatulong lang, lalo na sa mga ibang may pinagdadaanan ngayon. Maring hindi naman COVID, maring financial, relational. So itong three truths na to about our Lord Jesus Christ, ito yung solid na makakapitan natin, very stable. I mean, maraming uncertainty ngayon, Ted, ano? First world countries tumitiklop ngayon. Balik na naman sila sa pagmamask. There was a point in time sa isang first world country, pinaalis ba yung mag-iina kasi nakamask yung anak, mayroong respiratory illness. Sabi niya, huwag kayong kumain dito, walang nagmamask dito. And yet now, balik na naman sila. I mean, maybe God is just teaching us to humble ourselves and maybe seek Him during this time. Kaya, Ted, wala talaga tayong dapat maasahan kundi ang Diyos lamang. So, Ted, tatlo lang to. Number one, His faithfulness in the past. Nung ako'y nakaratay, hindi makatayo, ang bigat ng ulo, di makapagsalita, nire-recall ko lang kung paano naging faithful si Lord sa akin in the past. Yung mga dagok ng buhay nung araw, and yet, all throughout those times, nakapag-create ako ng testimonies kasi He's very faithful sa akin in the past. Number two, Ted, His available mercy for today. Sabi po sa salita niya, His mercies are new every morning. Kumbaga, tuwing mumulat ang iyong mata, may nakaabang ng awa or mercy si Lord sa atin. Kaya nga, every gising is a blessing. So, hindi lang His faithfulness in the past, His available mercy for you today. And number three, His eternal place for us in the future. Ted, mahalaga tong pangatlo kasi hindi ka man gumaling sa pinagdarasal mong sakit. Okay? Hindi mo makuha yung justisya, injustice na natanggap mo. Hindi ka man lumago yung negosyo mo. Namatay yung pinagdadasal mo. Hindi ka totally madidisappoint. Kasi Ted, kung sakaling mangyari yon, alam mo, merong naghihintay sa'yo. Hindi lang tong earth na to ang iyong ultimate destination. There is such thing as heaven waiting for you in the future. Kaya Ted, covered ni Lord lahat. It's past. Yung past mo, yung present mo, yung future mo. And in summary, Seth, pakita mo Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. In one sentence na capture po ng writer ng Hebrews,
kung ano yung Diyos na sinasamba natin. Yung stocks po, yung Bitcoin, yung cryptocurrency, yung negosyo mo, yung boss mo, yung pera mo sa banko, yung karir mo, yung kung sino presidente mo, senador mo, sino kilala mo sa gobyerno, hindi ho yan mag-stay forever. Walang forever. Si Jesus lang. He's the same yesterday, today, and forever. Panginoon, marami pong salamat, Lord, dahil ini-expose mo yung mga idolatry ng puso namin. Yung mga pinangahawakan namin na Diyos na small letter D, yung mga God na small letter G, ginos namin ang career, ginos namin ang pera, ginos namin ang aming mga posisyon, ginos namin ang aming politiko, ginos namin ang gobyerno, ginodiyos namin ang vaccination. Pero Lord, lahat to are man-made, lahat to ay creation mo lang at hindi dapat sambahin. Ito lamang ang nararapat pagtuunan ng pansin, atensyon, pagsamba. Dahil ikaw lamang ang nanatiling tapat kahapon, ngayon, at ng pakailanman. So Panginoon, sa mga panahon na to na kami ay nasa kalagitnaan ng uncertainty katulad ng pandemya na to, there's only one that is certain and that is you. Ang salita mo will never change. Yesterday, today, and forever, your word remains true. You're faithful to your promises. Kaya Panginoon, sa inyo na kami aakap, mangyari man ang hindi mangyari, mangyari man ang mangyayari, Lord, alam namin ang katunayan na ikaw lamang ang Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat po sa kagalingan na binibigay mo sa mga may karamdaman ngayon, sa mga nakikibaka, Lord, sa COVID at pandemyang ito, sa mga naghahanap ng makakain ngayong panahon na ito, Lord, na naghahanap ng trabaho, na nakikibaka, Lord, sa mga panahon na ito. Panginoong Jesus, kumilos ka sa kalagitnaan nila. Lord, once again, patunayan mo ang iyong faithfulness sa mga taong tumatawag sa iyo. At sa mga tao, Lord, na patuloy nagmamatikas, namumuhay sa kasalanan, Lord, katukin mo ang kanilang mga puso. Na huwag na sila maging prideful. Ikaw lamang ang solusyon, hindi yung pera, hindi posisyon, hindi koneksyon sa gobyerno. Ikaw lamang ang tatatanging pag-asa namin, Lord God. Salamat po, because you're the same. Yesterday, today, and forever. Amen. Amen. And Lord, we pray once again para po kay Brad Jeff at sa kanyang pamilya at lahat po ng mga lingkod ng simbahan ngayon. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po silang lahat. Thank you, Lord, sa inyo pong milagro para po sa mga may karamdaman, sa kanila pong agad na paggaling. Mahal na Panginoon, muli po ang aming panalangin para po sa lahat ngayon ang mga nakikinig sa amin, lalo na po ang mga naglilingkod sa kanilang mga simbahan sa panahon po ng pandemya. Alagaan niyo po silang lahat. Lord, salamat po sa araw na ito. This we say and we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Brad Jeff, thank you again. So, we'll catch you tomorrow, hopefully, no? Better pa yeah. Talaga tayo. Mm-hmm. Pero mukhang ano, mukhang kahiyang mo, no? Lalo kang gumandang lalaki. Alam mo, Ted, nang bobola ka na, Ted. Wala pa nga akong tulog ulit, eh. Ewan ko ba? Hindi. Hindi. Si... Pero, mas naging... mas naging bata-bata kang, ano, Johnny Delgado. Senior citizen. Chacha, ang kompleto tulog. Gahit mo naman. Tiyo mo sa TV, alam mo naman tayo. Iba nga rin talaga si Pastor Pumayat na Johnny Delgado. And mukhang mas maayos na ngayon yung boses mo, Pastor. So please, get well soon. Sana mas makatulog ka na ng mahimbing mamaya. Yes. And Ted, i-announce ko lang din. Ngayon po yung start ng aming week-long prayer and fasting. This is a global event po ng Every Nation Movement sa Pilipinas po, Victory. So lahat po ng mga ka-church namin, starting today until Friday, meron po tayong noontime and evening time prayer meeting po. So instead of eating our lunch and dinner, we're having a prayer meeting for you. Available po yan sa Victory Fort.Church. Makita-kita po tayo mamayang 12 at 7 p.m. for our prayer and fasting. Thank you po. God bless you. This is Pastor Jeff, your daily bread po, your daily dose of inspiration. God bless, Ted and Chuck. God bless you more, Brad Jeff, serving the people indeed on a Monday morning. Thank you so much. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.